Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagabatid tuwi na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapaggamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos
na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y naninginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway, ay pagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, Binukod niya ang 12 at sinabi niya sa kanila, "Akya tayo sa Jerusalem, do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil, siya'y tuturayain, hahagupitin at ipapakos sa cross, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumood siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" Tanong ni Jesus, sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko?" "Upo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupa ay nang hirap ko ay mainom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintel ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo nang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Minsan po ba'y naranasan ninyong makikipagkwentuhan at hihingan kayo ng opinyon? Pero habang nagsasalita ka na, hindi ka pa man tapos magsalita, ay pinuputol ka na at mayroon na siyang karugtong
nasasabihin sa iyo na mula pa sa kanyang sigurong matagal nang iniisip, kung kaya't napapahinto ka na lang dahil meron na pala siyang sariling pag-iisip. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin nitong katauhan ni Mrs. Zebedeo, ang ina nila Juan at Santiago. Dahil habang nagsasalita si Jesus na papatungkol sa kanyang pagpunta sa Jerusalem at isinalasay ang naging propesya niya na siya ay pahagupitin, pagmamalsakitan, papatayin, at sa katlong araw ay mabuhay na maguli. Nakakapagtataka dahil bagamat ibinanggit na ni Jesus sa mga trahedyang mangyari sa kanya, merong sinusulong na agenda itong si Mrs. Zebedeo, ang ina nila Juan at Santiago, at sinabi kay Jesus, pag andudoon ka na, ilagay mo ang dalawa kong anak, ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa ng iyong luklukan. Marahil iniisip nitong ina na ito, dahil madalas kasama ni Jesus ang tatlo, si Pedro, si Juan at Santiago, meron silang malalim ng sa sirkulong ito na mga kaibigan ni Jesus. Siguro narinig na ni Mrs. Zebedeo na kung paano inaatas kay Pedro, binigay ang susi sa pag-ari ng Diyos. Kung kaya't siguro nag-iisip na siya. Mga kapatid, we have to be careful what we wish for. Madalas po, pag lagi tayo po yung nagsiselebrate ng birthday, wish. Of course, hindi natin alam kung ano ang wini-wish ng bawat isa. But for sure, tulad din ng kung sino man nagmamahal sa tao, ay gusto din niyang maganda ang takbo ng kanyang buhay. Tulad din ni Mrs. Zebedeo, siguro maganda ang kanyang intensyon para sa kanyang anak. Meron siyang ambisyon. Pero ito ay biglang magkikling na sulpapal ng ating Panginoon sa Kristo. Alam mo ba kung anong hinihingi mo? At doon din, binalingan niya ang dalawang magkapatid. Tulad po sigurong minsan na ipinapaywatag sa atin ng ating Panginoon sa Kristo na marami po mga sticker, mga halimbawa sa sasakyan. Ang anak ko ay abogado. Ang anak ko ay doktor. Ang anak ko ay ganito. Minsan po iniisip ko, paano kaya kung ang ating mahal na Birheng Maria ay maglalagay din ng sticker at sasabihin niyang, anak ko ay Diyos. Wala po sigurong tatabla pa sa mga nilalagay na sticker ng mga iba. O di kaya mahilig po tayo pagka-graduate ng anak, nilalagay kagad natin sa tarpaulin. We have a public declaration na ito ang anak ko. Pero minsan po naisip ko, wala pong naglalagay ng anak ko ay karpentero, anak ko ay mangingisda, anak ko ay magsasaka. Ibig sabihin, we set an standard honoring nitong parang tinataas natin sa society. Pag ikaw ay doktor, ikaw ay engineer, ikaw matataas ng antas. At maging sa mga bata, anong gusto mong paglaki? Gusto kong doktor, gusto ko ng nurse, gusto ko ng ganito. Mataas. Kaya pag makakarinig siguro tayo, gusto kong maging magsasaka, nabibigla. Dahil kakaiba, unique. At minsan nga, naitatanong ko nga yan, bakit nga ba? Because all of these are equally important. Biruin mo, doktor ka, pero walang, kung walang nagtatanim at wala tayong kakainin,
Kahit doktor ka, sakit tayo lahat. Doktor ka, engineer ka, eh kung walang mangingisda na magbibigay sa atin ng biyaya mula sa dagat, patay din tayo lahat. Hindi po ba natin naisip yun that they are all equally important? What we think many times is very selective. Pero hindi natin nakikita na hindi lamang sa tao, kundi maging sa bawat nilikha ng Diyos, ay meron siyang naibibigay sa patuloy ng kalikasan. Hindi natin napapansin ang mga uod. Pero kung sinong magkukultivate sa lupa patuloy, nasa ilalim lang sila, doing their own things. Ang mga bagay na ito'y nakakaligtaan natin because we set an standard of our life. This is supposed to be the status, ganito ako. Kung kaya nga po, sa ating kultura, pag merong isang taong nakaposisyon, dito tayo, kaibigan natin si congressman, kaibigan natin si mayor, atin ito, kapit tayo dito. Kaya nga, most of us are balimbing. Pag natalo na yung, dito na naman tayo. Our mindset is to put ourselves into the status being honored high in the society. Kaya nga, be careful what you're wishing for. Dahil ito din yung kaisipan ni Mrs. Cebedeo at maging kanyang mga anak. Pero ito'y sila pinagsabihan. Mainom niyo ba ang kupa? Mainom po namin. Okay, sige, mainom ninyo. After all, that was a prophecy. Because si Santiago ang siyang unang naging martir nang maintindihan niya kung ano yung ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo. At si San Juan naman, of course, hindi nga siya naging martir, pero sa kanyang tagalang buhay ay siya'y nag-alaga sa ating mahal na Bering Maria at siya'y nagsusulat ng Ebanghelyo. Pero ito po ay matapos nilang kanilang pinagdaanan ng paghubog mula sa ating Panginoong Kristo, naintindihan nila. My dear sisters and brothers, many times we are being selective and putting ourselves into it. Hindi ko po sinasabing masama. Pero ang tinutukoy po sa ating Panginoong Kristo, whatever it is should be the expression of love that comes from God. Na itong ipinakaloob sa iyo kung ano man, kahit naman ikaw ay magsasaka, kahit naman ikaw ay doktor, kahit naman ikaw kung anong mataas na posisyon, marahil ang iniisip mo, ito ay para sa paglilingkod sa Diyos. Kahit naman ikaw siguro ay magsasaka, kung dadayain mo ang iyong mga naaani, ay hindi rin ito naugnay sa ating mismong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero kahit naman ikaw doktor, kahit naman ikaw engineer, kahit naman ikaw ay hindi ka nagmamataas at pinapakita mo ang paglilingkod, they are all equally important. Magkakaiba na lang pag tayo po ay nagsunod ang kalooban ng Diyos sa ating ginagawa. Kaya nga, ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo ng kanyang pagmamahal, ang pagbibigay ng sarili, dahil po pinakataluktok ito ng pagmamahal ng Diyos sa tao, that there is no greater love than to lay down one's life for the others. If we make the suffering, meron pong sakripisyo na ito ay para sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Aminin mo man natin, puma natin o hindi,
many times what we ask in prayers, ang ating mga intentions, it actually only the benefits of God that we ask. Suriin po natin ang ating mga dinadasal. Ano po yun? Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Many times in our prayers, we only ask benefits coming from God, but very seldom we ask what God's sake. Minsan nga sa ating mga dasal, mas maraming hinihingi nating benepisyo mula sa Diyos, pero ang Diyos ay isinantabi. Kaya nga ang ibang kaisipan ng tao, dasal ako ng dasal, wala namang nangyari sa akin. Simba ako ng simba, wala namang nangyari sa akin. Ay, wag na. Saan ang gagaling yun? Because we only think of the benefits coming from God. But the God's sake, kung ano ang kanyang misyon, kung ano ang kalooban niya sa atin, hindi natin nagagawa. So my dear sisters and brothers, it is better to clarify, be careful of what you are wishing for, clarify your intention. Kung kaya nga po, sa bawat pagdarasal, we have to settle ourselves first. Sino ang Diyos sa akin at sino ako sa Diyos? Kailangan klaro po yan. Kasi madalasan sa ating dasal, ginagawa na lang nating consultant ang Diyos. Panginoon, itong gusto ko. Ano kaya sa tingin mo? Ah, sundin mo ako. Hiningi ko to. Pag hindi, hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magdidebosyon. Many times, we ask only the benefits. Pero kung ano talaga yung kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang binibigay sa atin, ay hindi na natin napapakinggan. Ibig sabihin, isantabi natin siya. Gusto lang natin inilatag sa atin ang hiningi natin mula sa kanya para po bang sinasabi, diyan ka lang. Bigay mo na lang sa amin. Many times, sisters and brothers, clarify your intentions. Kung meron tayong hinihingi sa Diyos, above all this, this is supposed to be for the sake of God, for the mission of our Lord Jesus Christ. This is for all, na ang ating hinihingi, ang kalalabasan po nito ay ang ating matuwid na paglilingkod. Otherwise, ginagawa lang po natin consultant ang Diyos, and many times unaware we put ourselves as God. Ako ang masusunod. Diyan ka lang. So once again, remember this. Clarify. Careful of what you are wishing for. And see to it that all of in our prayers, this is God's sake, not only the benefits that we ask. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, habang sinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos sama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumilos ng malasakit na katulad ng ipakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabubuti ng mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala.
Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karanganan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghin mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo.
Ganyan din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumud po ang lahat. Narito mga kapatid sa Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang naman tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari
o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilubong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.